sinasabi mo pa na kababata mo si Apo FLM, nagpupunta ka sa Malacanang noon dahil ang ama mo ay isang empleyado ni late President Marcos. Okay, so isang mabilisang update lang guys at ating bigyan ng reaction ang Tugon Nilimol Creations sa nakita niyang drama daw di umano sa kampo ni Nanay Sekiamatan at Alfa Romeo, yan ang pagkalipas ng maikling patalastas. Pasok muna! Sa mga katropa natin na either in or out sa FLM community na gusto magsuporta sa ating munting channel ay pwede po ninyong pindutin yung super thank you button or maybe GCash o Paymaya. Ito po ang pinag-ipunan ko para may ibang eco-content tayo kahit mga basic home automation, robotics soon. God bless at salamat in advance. Ako ay papunta ng Bataan. Inamoy-amoy ako ng Alpamonyo. Habang ako ay nakasakay sa bus, tinawagan ako, sabi niya, Limol, ang cellphone number mo? Tatawagan kita, direct line. Sabi ko, bakit? Mag-uusap tayo. Sige. Sinend ko sa kanya ang aking cellphone number at mga ilang minuto lamang ang lumipas na tumunog ang aking telepono. Nakasulat doon, no number. Meaning, hindi, meron pala. +33 ba? +33 ang Italia. So, kumpirmado ko na siya yon. Habang kami ay nag-uusap, inaamoy niya sa akin, siguro pinapakiramdaman niya ako ng mga oras na iyon kung ako ay magsasalita para sa kanya or against sa kanya. Ang huling binigkas niya sa akin noon, sabi niya, Limon, pwede mo akong murahin kahit sa lahat. Pero sa atin lang ito. Para maipakita mo ang loyalty mo kay Dong, pwede mo akong murahin. Pero hindi kita mumurahin. Ibig sabihin, pwede ko siyang balahurain, pero hindi niya ako babanatan in return dahil kami ay may usapan kunyari. Alright? Ngayon, sa nangyayari ngayon sa sitwasyon nila sa kabila, I think siya pa rin ang may utak dito. Kaya ako'y naniniwala na yung mga ganyang usapin, kesyo-kesyo, yaan ay directed by Alpamonyo itself. Diba? Moro-moro. Bakit sinabing moro-moro? Yan ay drama-drama. Yes, Ate Tess, you are most welcome. Ito po ang hagdanan, Ate Tess. Umakyat po kayo para kayo ay makapagkwento regarding sa mga ganyang moro-moro, drama-drama, etc. para ma-maintain ang mga supporters ni Boss. Kaya nung nalaman ko kanina na may warla-warla, another directed by Alpamonyo. Alam mo ito si Alpamonyo, no? Kung ang talino nito ay ginamit sa tama, magaling na tao ito. Kung walang halo itong pag-iimbot sa sarili, wala itong halong inggit at wala itong halong pagkamakasarili, maayos na tao to. And now, Ate Tess, Tango Blog from Canada. In the house. Go ahead. Good morning sa ito break time ko lang konti. Good morning sa inyong lahat, mga kapatid ko diyan, sa mga tunay na nagmamahal kay Apo FLM, Francis Leo Marcos, hindi po Francis Leo Mangusin, ha. Ito narinig ko lang. Tungkol na naman kay Alpa. Alam mo yan, Limor, nainis yes, ako dyan. Oh. No, di ba? Gigil na gigil ka dyan. Dahil totoo po to, mga kapatid, no?
itong si Alfa Romeo Munyo na siya ang dahilan, no, na ikinakalat na naman nila na hindi na sila nagsawa, na kaya daw ako tinanggal dito sa Canada dahil may tupak daw ako sa ulo, baliw daw ako. No? Ay, ikaw, hindi sabi. po ganun yon, dahil po ito po siya po ang gumagawa ng kaguluhan dito sa FLM community. Nagmamagaling to eh, itong Alfa Romeo na to. No? Tama. Akala mo siya yung boss idol ng lahat, kasi inaagaw niya eh, inaagaw niya niyang nang aangkin siya ng hindi kanya. Correct. Nang aangkin ka, Alfa Romeo, inano nga ka sa akin ni Spencer Langalier, anong ginawa ko? Sinabihan ako ni Alfa Romeo, ay ni Spencer Langalier, oh, mag-iingat ka, test FLM Canada, nandyan si Alfa Romeo. Bakit? Ano bang nagawa ko kay Alfa Romeo? Sabi ko, pinanakot niya sa akin yan. Kaya kayo, hindi ko kayo inano na yung mga nag-ano sa akin na nanghusga. Alam ko marami dyan, pero tayo lahat ay biktima lang ni Alfa Romeo at sa kaniyama. Kaya nasasabi ko noon na si Alfa Romeo ay sinungaling, manluloko at hindi siya tunay. O ayan, si Yama ang makakapagpatunay niyan nung inano ko si Alfa Romeo. O ano sabi ni Alfa ni Yama tot? Hindi niyo ba alam, hindi mo ba alam na si Alfa Romeo ay ang daming inaambak, ang daming na itulong? O ayan. O di ba, Yama tot? Nung inaway niyo akong dalawa ni Sis Victoria noon, na nagsabi ka pa kay Karuba, o Karuba, iparating mo kay Tess MLM Canada, na winawalwal na ni Yama at saka ni Victoria. O, nung nagawa ko, hindi ako makaakyat, pero nagko-comment ako sa comment section sa inyong dalawa noon nung binabalaro, lahura ninyo ako. O ayan na, o, diba? It's already proven, mga kapatid, na ang mga tunay na panggap, manloko, hutas, at manggagamit sa tatlong letra itong mga tao na ito. No? Kasi hindi kayo naniniwala eh sa akin dahil magtiti na pala ako. Even though na ako magtiti na pa, ito na naman ha, Yama, hindi ko hiniling sa'yo na ipromote mo yung lako ko na tina pa. Alam mo, hinahanap-hanap nila ang tinda ko, no? Kahit hindi ko ipromote. Kaya kahit kayo naman dyan, na mga sorry ha, alam nyo na kung ano yung katotohanan. Ito po si Alfa Romeo, talagang manluloko yan. Oh, yes. Diba, Alfa Romeo, tinanong mo pa nga sa akin, kasi sinabi ko na may angkil ako sa NBI. Tinanong mo pa kung saan nagtatrabaho. Sabi ko sa Maine, sa Top Avenue. Oh, tinanong mo kung ano yung pangalan niya, kititira. Tapos noon, nung naano ka na, nasukol ka na, sinasabi mo na sa akin na hindi mo ako kilala. Siniraan mo ako dito sa Canada, kaya tinanggal na ako. Diba? Sabi mo may mga kaibigan ka, may mga nagsusumbong sa'yo dito sa Canada. O yan ang katotohanan, sinira nyo ako dito, pero nandito pa rin kahit sinira nyo ako, nandyan pa rin ako na sumusuporta kay Apo FLM, kahit hindi na ako parte ng Canada dito. Naghanap ako kung saan ako doon naman ako napadpad sa Bulacan, kung saan ako naki-chapter. At ganun din yung mga tao doon, na akala mo din kung sino, nagbamagaling, asan na kayo. O diba? Totoo yan, hindi ako natatakot sa iyo, Alfa Romeo. Dahil wala akong ginawang masama sa iyo, dahil bagkos, ikaw ang pagulo dito. Ikaw ang sumira ang FL. Kasi nakilala naman kita na pinagyayabang ng mga tao na supporters mo na nakuha mo dito sa FLM community. Ha? Correct. Na ikaw ang boss idol na tinatawag nila. Anong sabi mo pa noon? Nako, aywan ko lang kung magsalita na ang aking mga vloggers, ano yung mga ibig mong sabihin? Alam mo, nasubaybayan kita, sinasabi mo po sa mga tao noon na, kasi hindi nila nasubaybayan eh. Sinasabi mo pa na kababata mo si Apo FLM, nagpupunta ka sa Malacanang noon dahil ang ama mo ay isang empleyado ni late President Marcos. No, ang dami mong mga nagmanipula ka ng mga tao, nagmamainsip ka ng mga tao. Ate Tess, meron niyang mini-name drop na nabubulol tuloy ako. Meron niyang nini-name drop dati. Naalala ko dati nag-uusap kami. Sabi niya, Lemore, kilala mo ba si Prime Minister Cesar Berata? Oo, inano rin niya yan. Sinasabi niya, nakilala niya,
Buhay pa sabi si Sir Berata. Bago talaga yan. Kilala ko, sabi niya. Parang relative daw yata ito. Nininame drop niya. Hindi, nakuha lang niya yan kay ano, kay Don Kit. Kasi si Ate Amy, nag-ano yan, nag-istorya kay Don Kit. Kaya ano, ano ko yan? Si Ate Amy Alcantara, aywan ko kung anong nangyari dyan sa kanya, nagdoon na siya sa kabila. Okay. Oh, di ba nakilala lang din si Ate nung inano ko dyan sa ano, sa mansion noon? Mm-hmm. Oh, tapos na ano ko na inano ko na kasi. Sumakay siya sa pangalan nito ni dating Prime Minister Cesar Berata. Hindi pinagkakalat niya, nakilala nga niya. Tarantado yan kasi hindi naman niya kilala. Oo. Talaga pala. Pinakakalat niya. Na may mga ebidensya ako. Buhay pa yung mga ano ko, ganito. Inano niya pa yung mga bako. E di pera-pera, El Paromeo. Di ako natatakot sa'yo. Kasi sinungaling ka, nagmamanipula ka ng mga tao. Ano pang sabi nila sa akin nung hagin sa sa'yo? Preno! Ate Tess, diba? Preno daw. Sabi mo sa akin, na sabi nila sa akin na ano, hindi ako pinapansin, hindi mo daw ako nagataan. Kaya ganun ako ka-possess sa'yo. Tarantado. Sorry sa nasabi kong tarantado dahil totoo naman na tarantado ka, Alparonio. Bakit ganun ang sinasabi sa iyo ng mga nagagalit si Ate Tess? Si, kasi nga ayaw nga. Di, ba, pinag-ilagay yung masama tungkol sa iyo. I don't care kung anong sabihin nila sa akin dahil hindi naman ako. Hindi nila kaya ang bibig mo, Ate Tess, kaya na sinasabihan ka ng mga ganyan bagay. Dahil nagre-reyaw to ako, ano ngayon sabi ko. Wala akong ninindrap noon, Alimor. Banatan mo yan. Talagang binabanatan ko kahit noon hanggang ngayon, binabanatan ko pa rin siya. O, di ba? Sasabihin nila, natakot ako. Ibigil kilipatos na bastos sila eh. Ngayon, banata mo yan! Kahit hindi niyo ako turuan, Limor, I have my own. Yes. I can do it by myself. You know that? Kahit na noon nga nandito sa mansion noon, nung umalis na ako dito, di ba, umaakyat ako na mag-isa? Naalala niyo yon? Kaya hindi ako natatakot dahil wala naman akong ginawang masama sa kahit sino dito sa inyo. Ama. Kahit sino, dahil kaya ako malakas. Sabi nga ni Jose Season na abogado, kung nasa iyo ang katotohanan, wala kang katatakutan. Ipaglaban mo ang iyong karapatan nung nasa iyo ang tunay na katotohanan. Ano ngayon, akala niyo wala akong alam sa batas. No? Kitang? Ano kayo eh? Akala niyo kung sino ka, Alparomeo, nandito ka na naman, na nanggugulo, nakilala lang naman kita dito, na whistleblower, na hawak-hawak mo ko, no, si Alpa, ano, si Norman Mahusin. Si ano, si Glenn Mar. Oo, isa lang Glenn naman Mar. Yun ang pangbap. Sabi niya, nasa kanyang custody. Preno daw, Ate Tess, preno. Nasa kanyang custody daw, hawak-hawak niya, nakatago. May mga intel na daw na pumunta doon, hinahanap sa ano sa imbahada, yung Glenn na yun. Siya naman pala ang Glenn, tarantado. Siya din yun eh. Sorry ah. Kung nakikinig ka man, Apo FLM, kahit magalit ka sa akin, dahil aywan ko kung ikaw yung napagsumbungan ko noon, nasabi ko, Apo, hindi ako komportable kay Alparomeo. Sabi kong ganon. Welcome back dito sa nag-isang channel na Mayano RDD TV Cebu. Ang video na ito ay credited po sa YouTube channel ni Francis Le Marcos. Malaya po kayong mag-subscribe kung gustuhan mong kanyang mga videos at of course yung kanyang channel in general. Okay, so ayon pa rin ni Le Marcos na parang nasense niya na may isang drama ang ginagawa ang kampo nito ni Sekiamatan. Of course, directed by daw di umano nito ni Alparomeo dahil siya mismo ay nakatikim na ng similar instruction daw no na magkunwaring anti-Alparomeo siya by portraying at lambasting Alparomeo during sa live streaming daw ni Limor Creation para di mahalata sila ay magkakamping. Well, para sa akin, medyo may katotohanan din, no? Pagkat tayo ay medyo bias nito ng konti dahil alam naman natin kung gaano kasi nungaling itong si Alparomeo. Kung natatandaan nyo guys, ay siya ang nagsabi long time ago at tayong lahat ay nauto at napaniwala na siya ay may hawak at nagkukup sa nag-iisang totoong Norman Mangusin doon sa Italy, ang tunay na salarin at kriminal na nag
i-facilitate at tuluyang lamunin ng komunoy ang mga biktima sa human trafficking. Di o mano dati, di ba? Kaya ako personally naniwala talaga na ito ay party lamang sa isang drama na naman para ma-maintain nila ang spark. Yun bang may sense of excitement na dapat mo kaabang-abangan every night during sa kanilang live streaming? Take note guys ha, I heard itong si Al Pamonio ay nag-search and research na sa mga tao sa tingin niya threatened sa kanya, and even hindi pinalampas ang mga kampo ng anti-FLM na kumakampi kay Presdong Batalan. Sila daw ay tinik talalamunan ni si Kiyamatan. So ano bang posibleng gagawin nito ni Al Paromo? Siyempre, hanapin niya ang mga identity ng mga taong ito, magpa-imbestiga sa mga kakilala, ano ang buhay ng mga taong ito, at kapag makitaan ka ng madilim na nakaraan sa iyong buhay, iyon ay gagamitin niya laban sa iyo para maging hindi ka kapanipaniwala o yung sinasabi lang credibility ay sisirain nila. Pero ano't anong paman ang kanilang madiskubrihan sa mga taong ito ay hindi pa rin mabubura ang realidad na itong si Al Pamonio ay isang sinungaling, manluloko, paglarong tao, mapagmurang tao, at lalong-lalo na isang genius in terms sa paggawa ng storya ng pang-uto. Kaya hindi na ako nagtataka sampu ng kanilang mga workers na pumapanik kay si Kiyamatan. Diba? Kita nyo sa live streaming during sa mansion dati na kung mga taong ito yung mapapansin ay sobrang babait. Yung iba pa nga doon eh, magsishare pa ng mga Bible verses. Yun bang sa tingin mo, hindi makabasag ng pinggan? Pero buhat nung nagsipagliparan, nag-ship doon sa kampo ni Sekiyamata, ay lumabas ang tunay na ugali. Nagmana na sa kanilang idol, di ba? Birds of same feather, palak-palak together. Pluk-pluk na may pluk-pluk. Ay naku, nakakatawa talaga ang mundo ng Sokmed. Okay, so dito natin tutapusin guys. Ang wala ang kakwinta-kwinta video reaction ko sa araw to. Till next time, bye-bye.